Mabiyayang araw sa ating lahat. Ako po si Ningning, ni Neneng, na taga Santiago, Isabela, na nakarating dito sa Ireland upang mamasukang kasambahay. Ngayon, dahil lockdown po tayo, nandito ako ngayon sa bahay para ipagluto ang aking asawa at dalawang anak ng giniling na karne ng baka. Niready ko na yung mga sangkap, mga kaningning. Kakailanganin natin para makapagluto tayo ng giniling na baka. Ito ang mga ingredients na kakailanganin natin, mga kaningning. Karne ng baka. Giniling siya. Isang pack. 800 grams. Kailangan natin sa pag-isa ay mantika, paminta, asin, sibuyas, bawang, sili, at carrots. Ready na tayong magluto, mga kaningning. Ayan, painitin natin yung kaserola natin. Ayan, mga kaningning. Nga pala, habang inaantay natin uminit ang ating kaserola na paglulutuan, isasabay ko na rin yung pagpapakilala sa sarili ko. Ako si Yolanda Pragata Fernandez, tubong Santiago, Isabela, sa Pilipinas. Dato akong isang guro. Kaya lang, ang iniisip ko kasi yung para sa kinabukasan ng mga anak ko at ang hirap ng buhay, kulang kasi sabay yung mga anak ko, mga kambal ba. So iniisip ko, paano ang magiging buhay nila sa kinabukasan. Kasi ang hirap nang maging mahirap. Lumaki kasi akong isang kahig, isang tuka. Lahat ng sakripisyo at hirap ay dinanas namin. Kasi nga, walo kaming magkakapatid. Si nanay, labandera, si tatay, kargador. Kaya panganay ako, kaya pinus ko na makatapos ng pag-aaral. Para naman mabago ang kahit papano ang takbo ng buhay namin. Though kahit hindi naman yung inaano kong maging mayaman na mayaman, ang ano ko lang yung meron sa pang-araw-araw, nakakatulong sa mga magulang na ibabalik sa kanila ang mga sakripisyo nila. At mga dugo at pawis na naranasan nila. Para lang ako bilang panganay, may taguyod nila sa aking pag-aaral. So, daming pagsubok. Habang nag-aaral, wala kang kumpletong gamit. Dahil mahirap, lalakarin mo ang eskwelahan, mula bahay hanggang eskwelahan, kahit napakainit, sobrang init, tinitiis, walang baon, nagtitiis,
tuwing recess, tuwing recess, pupunta ka lang sa ilalim ng puno para doon ka umistambay habang recess. Kasi nga, wala ka namang baon. So, lahat yun, tumatak sa isip ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral at maka mapaganda naman ng buhay. At gusto ko rin matikman ng mga magulang ko yung hirap, yung daming hirap nilang pinasan para lang maitaguyod ang pag-aaral ko. So, nakatapos ako bilang isang guro. Nakapasa naman ako sa teacher's board. Pero bago ka makapasok sa school, marami din kailangan. So, yung mga kailangan na yun, hindi ko na i-provide pa kasi nga salat pa sa pera. Kaya ang ginawa ko, namasukan ako bilang isang sekretarya sa isang malaking kumpanya sa amin, isang rice mill na pag-aari ng mayaman at mabait na businessman na walang iba ay pag-aari ni Mr. Nelson ko. So, namasukan ako sa kanila ng mga 3 taon. Naisipan ko na na gusto ko nang mag... Nung nagkaroon na ako ng konting pera, wala pa naman kaming anak na eh, Mr. noon. Yun, nagbalak na akong gusto ko nang magturo. Nung gusto ko nang magturo, buntis na pala ako, kaya it's blessing kasi nung nabuntis ako, tamang-tama naman na nakuha na ako sa ano, sa school na pagtuturuan ko, public school. Naswertihan ko kasi first time kong magturo, naka home base ako, malapit lang sa bahay. Kasi mabait nga yung principal at supervisor. Nakita naman niya na, sabi niya, medyo okay naman ako. Siguro nakita niya yung katapatan ko bilang maano sa mga bata, mapagmahal sa mga bata at magaling din, medyo okay din na magturo. Nakita niya yung pag-aasikaso ko, yung mayroon bang TLC, ibig sabihin tender love and care sa mga bata. So nagturo ako ng 7 taon, mga kaningning. Pagkatapos noon, mga kaningning, sabi ko ganun na lang palagi. Yung sahod, pambayad sa utang, trabaho ulit, sahod, pambayad ulit sa utang, hanggang ganun na lang. Kaya naisipan naming mag-asawa na magsakripisyo ang isa muna sa amin, lalabas para mag-abroad. At sinuwerte naman tayo, mga kadidie, mga kaningning, nakarating ako dito sa Ireland. Namasukan bilang isang kasambahay at nagkaroon ng among mabait. Mababait sila. Actually, 19 years na ako sa kanilang naninilbihan bilang kasambahay. So, nung makaipon ako ng konting pera, nakuha ko yung mag-aama ko dito sa Ireland. Nadala ko sila dito. So, kaya very happy ako and thankful to God kasi nadala ko ang pamilya ko dito. Yung anak kong kambal, mister ko. Kaya, yan lang muna kadidie, kaningning ni Neneng. At least naibigay ko yung konting buhay ko sa inyo. At ngayon, dahil lockdown nga, magluluto ako. Ito, tamang-tama ang init na ng ating kaserola. Pwede na tayong mag-umpisang magluto.
at mag-isa. Lagyan na natin ng mantika. Kahit hindi mo na siguro sukatin, alam mo naman kung ano ang tansya ng mantikang ilalagay mo. Unahin natin ilagay yung bawang, mga kaningning. Ayan, ilagay na natin yung bawang. Ayan. Siyang medyo makula. O, papasok na si Mister. I love you. Isunod natin ang sibuyas. Ayan. Kita nyo, medyo makula na siya. Ayan, makula. Konti na lang. Dapat mapulang mapula siya. Yung hindi naman siya sunog. Katamtaman lang yung mapula lang siya. Kasi yung pagka-pula ng mga ricado mo, pag nilagay mo na yung iluluto mong giniling na karne, ay mapupunta sa ano, papasok sa lulutuin mong karne, yung aroma nitong mga ricado. Kasi itong ricado ang nagbibigay ng ano, bango at sarap ng lulutuin mo. Ayan, kaningning. Ilalagay na natin ito sa ricado. Ayan. I-check nyo po, baka yung karne na binili natin na snapak, ay nilalagyan nila ng ganito ng papel ba bago ilagay yung karne. I-check natin para hindi maihalo sa niluluto natin. Ngayon, pwede mo na siyang lagyan ng paminta. Ayan. Ito, paminta. Isang kutsarang patis. Isang kutsara lang. Ayan. Konting-konting asin. Konting-konti lang. Ayan, konting asin. Konting-konti din na asukal. Yung panglasa ba. Instead na gagamit ka ng MSG o betchin, ito na lang ang ilagay mo. Konti lang na asukal. Para mabalanse yung lasa. Ito siya. O, ikalat mo sa niluluto mong karne. Now, okay na siya. Takpan mo muna siya. At hayaan mo siyang kumulo ng kumulo hanggang mawalan na siya ng sauce yung sabaw ba ng niluluto mo, masangkot siya. Para siyang nagigisa o na sasangkot siya. Mawawala yung anggo niya. Kasi sisipsipin ng ricado yung anggo ng niluluto mong karne. Bayaan mo siya dyan hanggang alam mo naman kung kailan mo siya mararamdaman mo naman kung nasangkot sa na siya. Kasi wala na sang sauce. Ang maririnig mo na lang parang napriprito siya na sa sarili niyang mantika. So, antayin natin mga kaning check natin ha. Ayan. Wala na siya, wala na yung ano niya, yung sauce niya. Nasangkot sana siyang maigi. Kaya ngayon, pwede na natin ihalo yung carrots natin at saka yung siling. May konting anghang. Pero may ano siya, oh, nilagyan ko ng parang pangpaganda na style flower. Okay, sasawag na natin. Ayan. Antayin natin 5 minutes.
Pagkatapos ng 5 minutes, tsak ko. Habang inaantay mo na siyang maluto, magpainit ka na ng kape. At pwede kang magkape. Habang inaantay siyang maluto, pwede ka nang magkape. Mga kanining, kape is life. For me, mahilig akong magkape. Nakakatatlong tasang kape ako sa isang araw. Yun ba yung naging kaugalian ko na para matanggal yung pagod sa maghapon? Kape is life. Pagkatapos kong kumain ng umaga ng prutas, pagkatapos nun, pagka nakapagbisita ka na ng 2 beses sa toilet, pwede ka nang magkape. Yan yung ginagawa ko para magaan yung pakiramdam mo. Ayan guys, mga kaningning, malapit nang maluto yung giniling nating karne ng baka. Check natin ulit. Ayan. Naririnig niyo ba? Na siya, oh. Yung giniling natin na karne ng baka. Ito. Ito. Kung malambot na yung pata, yung carrots. Hanggang dito na lang mga kaniling. Nakapagluto na tayo ng giniling na baka. Hope to see you next time. Please, mga kaningning ni Neneng, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko na Kaningning ni Neneng. Maraming salamat, mga kaningning ni Neneng. Thank you. Pwede pong mag-subscribe kayo sa channel ko, Kaningning ni Neneng. Maraming salamat. Naway gabayan kayo ni Lord sa araw-araw. Bigyan tayo ng lakas. At ilayo sa anumang kapahamakan. Thank you mga Kaningning.